Okay, Sap, so andito tayo ngayon sa ating top deck, kung ano man tawag doon. Pero yun, napag-utusan tayo na pinturahan yung luma nating crib. So meron na akong dalawang anak at yung unang anak ko nagamit pa tong crib na to. Yung pangalawa hindi kasi doon siya pinalaki sa Leyte. So yung pangatlo na darating, which is babae na kasi dalawa yung nauna kong anak, gagamitin tong crib na to. Ayan. So pinalas ko na yung ibang mga parts. Gagawin natin siyang color white. So in this video, tuturuan ko kayo ng basic lang naman, no? At hindi naman ako karpintero. So titignan natin kung anong kalalabasan pagkatapos na ito. So meron mo mga karpintero, mga professional na nagpipintura or craftsman dyan. Pa-comment na lang kung anong makakaligtaan ko, kung anong pwedeng idagdag, saka pwedeng gawin, no? Pero ayan, para dun sa mga daddies at saka dun sa mga mamis na gusto rin subukang i-DIY yung pagpipintura ng ano nila, ng crib nila. So pwede nyong i-try gawin to. So tignan natin kung anong kalalabasan. So let's go! So ayan, ikutan muna natin, no. Tignan natin yung mga part na mga kailangan matanggal natin or dapat mawala. Pwede rin nating lihahin yan. So meron tayong liha dito na gagamitin para dyan. And yung mga metal part nya, I suggest pwede nyo siyang ibabad sa thinner siguro or gas, I don't know. Pero kung may mga nanonood na mga craftsman or may mga idea, please comment nyo na lang kung anong pwedeng gawin dyan. Pero ako kasi di ko masyadong ginalaw yan, niliha-liha ko lang. Tapos yung ibang metal parts napinturahan ko or pininturahan ko para mawala yung kalawang. So ayan yung gagamitin kong liha, yan lang kasi available dito. So 1000 yung size nyan. So lilihain ko muna lahat na part ng crib na to bago natin siya pinturahan, no? So let's go. Start tayo magpintura. So ito yung gagamitin nating pintura, Boysen na quick dry na enamel, no? Make sure na quick dry para at least mabilis-bilis kasi sobrang tagal talaga matuyo ng enamel. So mga 4 hours, siguro mga 1 hour to 4 hours ko siyang pinatuyo kasi ilang coating yung gagawin natin. So make sure ihalo muna natin yung pintura bago natin gamitin. So let's go, start na tayo magpintura. So ayun, tapos ko na siyang pinturahan, pero first coating pa lang yan. Napansin ko lang, no, mas maganda na pagka pininturahan mo siya, medyo kakapalan mo yung paghagod. Okay lang kung may tumutulo, basta nagpa-flat siya, alam ko eh, kasi ito, enamel to eh, itong pintura na to. So ayun, nag-flat naman siya nung tumagal. Pero ayun, ito, kumpara natin ha. Ito, mga maninipis lang na part to. Ayan, kita nyo naman, may mga naiiwan pa siyang hindi na parang, basta hindi na pinturahan ganyan. Pero ito, kinapalan ko. Ayan, kinapalan ko yan. So mas maganda yung kinalabasan. So kung enamel naman, pagkakalam ko kasi talaga nagka-flat siya. Pero may problema kasi tayo ngayon, no? So umaambon. So di ko alam kung anong gagawin natin dahil ayan, umaambon, nagkakaroon ng mga patak-patak, mga tubig-tubig. So siguro lalagyan na lang ako ng trapal dito. Pero so far yun yung kinalabasan. May mga part din ng kahoy na kinakain yung pintura. Ayun o, so nawala. Pero dadaanan natin yun, first coating pa lang. So gagawin natin dalawang coat. Pero sana hindi siya masira ng ulan. Medyo tuyo-tuyo na rin siya, ang alam ko. Ang enamel kasi matagal matuyo. So dapat talaga quick dry ang bibilin nyo. So advisable na magsi-second coat siguro mga 3 hours, pero 1 hour pwede ka na mag-second coat. Pero I suggest mga 3 hours, 4 hours para mas mas tuyo na yung unang coating, mas ma-cover mo na yung yung mga part na hindi na ng pintura. Itong mga part na to, mga ganyan, no. Mga ganyan. Nagmukha nga siyang design sa malayo eh. Pero yon, siguro sa video maganda-ganda yung tsura niya, pero sa personal hindi pa masyado dahil nga sa mga to, mga part na yan eh, no. Hindi ko rin masyado makita kasi mahina yung ilaw ng natin ng camera. Pero ayan. So balikan ko kayo after ng second coating. Patuyuin lang muna natin siya. Let's go.
So ayan, medyo bawo ko na. Tsaka hapon na. Medyo hindi pa ako tapos, siguro mga 90%. 90% pa lang yung natapos ko. So ayan na, na-double coat ko na to. May mga side lang na hindi pa napipinturahan. Ito din, double coated na, pero may mga maliliit lang na side na hindi pa napinturahan. Kasi syempre pagka tinayo mo siya, yung sa ilalim, hindi ko mapinturahan. Tapos ito, pwede na to. Baka ano na rin yan, dual coat. So ayan na, pintura niya. Malinis-linis na siya, no? Medyo minadali ko na lang ibang side, parang ito. Ayan, meron pang parang basta hindi siya katulad ng ibang part na talaga maayos yung pagkakalagay. Tapos meron din ditong part na ayan, yung tumulo. So di ka na yan nagalaw. Kasi minadali ko na kasi anong oras na. Sobrang init pa kanina dito, no? So ayan. Tapos yung ilalagay natin dyan, andito na, nakasampay, ilaban na. So tignan natin pagka nabuo na siya, tignan natin kung anong tsura. So ayun, no? Isang linggo na siyang nagstay dun sa taas para matuyo, tsaka parang amoy mawala. Hangin-hangin muna, pinainitan muna sa araw. So tapos na siya. So kaya na lang humusga kung goods ba o hindi. Let's go!